nagkaroon ng privilege speech si Senator Jinggo Estrada, at isa sa mga tinamaan sa kanyang speech ay si Senador Alan Peter Cayetano, kaugnay pa rin ang sinasabing pagdadawid sa kanila sa pork barrel scam nila Senator Enrile at Revilla. Panoorin po natin ito pong kanila pong pagtatalo o argumento sa Senado. Hindi, Mr. President. Nandito po ako noon at hindi po ako nahiya kasi tama ang ginagawa ko. Ang dapat po mahiya, yung mali ang ginagawa nila. Yung tama ang ginagawa, wala dapat ikahiya, Mr. President. So let me go to the next point. Excuse me, Mr. President, if I may. Ikaw ba, tama ba yung mga tanong mo noong nakarang hearing? You're capitalized on always mentioning tanda and sexy. Sir President, yan ba, pagtatanong ba yun o pangungutsa na sa amin ni Senator Enrile? Mr. President, okay lang, kung sexy, walang problema. Oh, Sir President, I think mali po ang napanood ng ginoog na galing sa San Juan. Tinanong ko po kasi sila dahil ayaw bigay ni Secretary Leila, ayaw po pasalitay ng pangalan. So tinanong ko, may code ba kayo, may nickname kayo, etc. Sinabi meron, binigay yung pangalan. Katabi ko po si Senator Escudero. Sabi sa akin ni Senator Escudero, tanungin mo kung sino yan. Niwala akong malay. Yung tanda, with all due respect, no, napaka, ano naman po, because meron po tayong senior senator dito. Pero yung sexy, etc., no offense, Senator Jinggoy, I wouldn't think that that's you, eh. No? Okay. So, I thought it was a woman. Order, please, order. Mr. President, order. I mean, I know you're an action star, I know maraming may crush sa'yo, etc., but sa akin kasi, pag sinabing sexy, babae ang isip ko, eh wala namang nababanggit na babaeng senador sa lahat ng to, no? So, if you review the tapes, Mr. President, kung babalikan mo yung hearing na yon, after that, ang tinanong ko lang, anong floor, etc. I did not capitalize, even sa media, hindi ko na inulit yung nicknames na yon or anything. So, you know, I know it is an emotional issue for you, Mr. President. And if you're, and for the record, Mr. President, I went up to Senator Enrile and apologized. Because I did not think it was fair to him yung tanda, if Senator Enrile remembers that. But hindi po ganun yung pangyayari. Yung pagkakwento po ni Senator Estrada, hindi ganun. Tinanong ko, may code name ba kayo? May nickname dyan. And then pagkatapos, nung binulong sa akin, tanongin mo ko sino yun, tinanong ko. Then I stopped there, Mr. President. Hindi na ako, baka ibang senador yung nagtanong nun, pero hindi na ako yung nagtanong nun. Mr. President, alam ko, hindi naman, matalino naman itong kasama kong majority floor leader. Eh bago naman lumabas yung bago yung committee hearing na yan, kung saan nagsabi ka ng tanda at sexy, lumabas na sa mga pahayagan yan eh. Meron pa nga daw sinasabing diary na si Pogi, si Tanda, si Pogi, si Senator Revilla, si Tanda, si Senator Enrile, ato ko raw, si Sexy. Eh pwede bang hindi mo malaman yun? Eh dati, nung magkakasama tayo dito, sobra taba ko eh. Eh nung pumayat ako, natural lang naging sexy ako. Yun din naman sinabi ni, ano eh, ni Ben Harloy. Ngayon, hindi mo akalain na sexy ako. Hindi ko akalain na sexy ka. Hindi ko akalain na yun ang code o nickname allegedly sa inyo. But having said that, I'm speaking the truth, Mr. President. I did not know that. But let me go to my last ngayon, two alam points. Alam mo na sexy ako. Physically. Sexiness is like beauty. It's in the eye of the beholder, Mr. President. Mr. President. Order, please. Order. Order. Let me go to the next point, special court. May I ask the good gentleman if he has heard my whole proposal or ang akalain ba niya ay ang proposal ko para sa PIDAF lang? What I heard from the news report, Mr. President, is that you wanted to create or you suggested a creation of a special court to try and hear the cases of PIDAF, of the PIDAF cases for speedy resolution. Kaya nga kinontra ko eh. Paano siya nakakapag-isip na speedy resolution of the cases? There is only one time in the history of our judicial system na nagtayo o nag-create ng special division ang Sandigan Bayan, handpicked by the Supreme Court. That was the plunder case of former President Estrada and myself. It took them 6.5 years to try the plunder case against my father and myself. And now you want a speedy disposition of this case?
by creating a special division or creating a special court to hear the cases of PDAF na kinasasangkutan namin tatlo, ni Senator Enrile at ni Senator Revilla. Eh, abutin tayo ng siyam-siyam. Ako rin, gusto ko malaman ang katotohanan. Yun ang Pangulo. I don't want this case lingering on hanggang tumanda ako. Ayoko ng ganun. Gusto ko matapos na. I want to prove my innocence, Mr. President. Well, Mr. President, let me repeat my proposal. Then I will give the floor to Senator Estrada if he doesn't think it's good. But at the very least, I think he will not think that it's for politics. Okay? I will rewind lang, Mr. President. I will respect your opinion in creating But nilalagyan niyo po kasi ng kulay eh. Di ba? May kulay ba kung sa sinabi ko, Ginoong Pangulo? Ang sabi niyo po, ginagamit sa politika, ngayon gusto pang pabilisan. At sabi naman ng Vice President, papogi lang itong para pabilisan, etc. No? So, can the gentleman on the floor address? Yes, sorry, Mr. President. I apologize to Senator. If I may, can you please, I'm trying to suggest or advise the Senator, the Majority Floor Leader, to please avoid mentioning the name of the Vice President. Wala naman siya kinalaman dito. Eh, panay, gusto niya. No, Mr. President, banggitin si Vice President. Mr. President, I will refrain from naming him, but please let's not say na wala siyang kilalaman because nag-statement siya. Ang sabi niya, number one, dad yung ebidensya nung kay Ms. Ruby Tuason. And then he corrected himself. Trial by publicity, which is exactly what the gentleman from San Juan is saying. Then number three, tinanong siya, what moral support are you giving? Sabi niya, I'm praying the truth shall come out. So nagtaka tuloy ako, anong truth shall come out? Eh, ilang buwan na yung mga truth lumalabas. So may alam ba ang Vice Presidente na hindi natin alam? Does he believe you're innocent because you gave him a reason na kami hindi alam? I wanna know. Because if you're innocent, I want to be in your side. But if not, Mr. President, kahit magkaibigan tayo, but let me go forth, no? That's his opinion, Mr. President. Yes, Mr. President, that's why ito po yung proposal. In 1996, my father was Chief Presidential Counsel. And grabe po ang heinous crimes noon. So nung nag-usap pong executive at judiciary, nag-issue po ng administrative order si Chief Justice Narvaza. Ang sabi niya, pag heinous crimes, 60 days to try the case, 30 days afterwards to decide. And you cannot add cases to these special courts for heinous crimes if it will affect the time frame to decide. Ano po nangyari between 96 and 2004? Within 6 months to 1 year, tapos yung mga dating 4, 5, 6 na taon. Case number 1. Case number 2, extrajudicial killing. Case number 3, environmental cases. The Supreme Court has created special courts for this. Case number 4, Ampatuan Massacre. 2011, tinignan, halos walang nangyayari, hindi inuusad. Ano sabi ng Supreme Court? Okay, gawin natin special court to. Hindi kayo pwede magtanggap ng ibang kaso. So ano po sabi ko sa proposal ko? Let us re-establish two kinds of special courts. Number one, for heinous crimes, RTC po ito. Dahil yun ang jurisdiction. No public funds involved, no legislation, kayang gawin kagad ng Supreme Court. Number two, sa Sandigan Bayan. And there are two things that they can do. They can say one or two divisions, pag plunder or kapag ka, graft and corruption involving 50 million and above, everyday trial. And when I say everyday, that is 2 or 3 days a week lang. Because Friday is motion day and kailangan may ibang kaso din silang hawakan. Okay? Or the second option is yung ginawa in cases of, katulad nung kay President Estrada, magra-raffle. Pero kukuha ng tatlong justices for a special division and they have to finish the case. By the way, where did this come from? Because may study po ang World Bank na bringing up ng dating Ombudsman Marcelo at kung hindi ako nagkakamali, nagbunsad din sa atin Senate President to file the amendment sa Sandigan Bayan. What does this study say? Average 9.5 years for an ordinary case. Meaning, Mr. President, if you were accused and you were in jail and you're innocent pero plunder siya, so non-bailable, kawawa ka naman kung 20 taong ka nakakulong kahit nasabihin not guilty after 20 years. Sa kakapalang pakakawalan. Kaya sabi ko, sino nga angal na pabilisin yung kaso? Binanggit ko po yung kaso ng inyong ama na it took almost 6 years. Samantalang special division na yon.
Kung hindi special division yon, Mr. President, baka 10 o 15 years yon. So after saying all of this, tell me, saan ang politika doon? Hindi ba problema natin ang mabagal na hustisya? At hindi ba maganda naman yung proposal ko? Hindi natin pinag-uusapan PIDAF lang dito. Pinag-uusapan natin lahat ng plunder at lahat ng kaso ng graft and corruption above 50 million and lahat ng heinous crimes. I am like you trying to find solutions to our problems. So now kung mas sexy sa mga journalists na ilagay, no, na eto'y sa PIDAF because it will grab people's attention, no, if it is more provocative. But then tignan niyo yung laman ng article. So nakalagay, Cayetano wants everyday hearings for PIDAF. Pero tignan niyo po yung laman. Ang sabi niyan, he wants special criminal court for certain cases, for etc. ganyan. So Mr. President, paano naging pamumuliti ka? Hindi ba magandang proposal naman to? But yet, I was sitting here listening to your speech at dinagdag mo sa speech mo. Meron pa nga dyan eh. Diba? Sa pamumuliti, etc. Gustong sakyan, magpapabango para sa 2016. I don't intend to run and win in 2016 with this case, Mr. President. Sa plataforma at programa. Pero ito isang solusyon sa isang problema natin. So I'll give back the floor, Mr. President, and I will respect his opinion, but I think it's a good idea. I'm hoping the Supreme Court thinks it's a good idea. But this is not just for the PIDAF. This is for all cases of such nature, Mr. President. Well, thank you, Mr. Majority Leader. I respect your opinion, but I still maintain my stand that if you create or if you suggest the creation of a special court to hear the cases involving the PIDAF senators, if I may call it, it will take, I think, 6 or 10 years for them to solve this case because, as I've told you, Mr. President, nangyari na. Nagkaroon na ng president o president. Nagkaroon na ng special court sa history ng judiciary to try the plunder case against my father. And what happened? Again, it took 6.5 long years for them to act on the matter. Kaya ako naniniwala po ako. I hope you respect my opinion, Mr. Senator, or Mr. Majority Floor Leader, na itong mga special courts, special division na gusto mong imungkahi, this will not help. I mean, this will not help speeding up the disposition of cases. And that's my own opinion. I'm sorry, I'm not a lawyer like you are. You are a brilliant lawyer, I suppose, Mr. President. But that is my opinion. I respect your opinion, Mr. President. And I'm glad you have categorically said that you will run for the presidency. And that bolsters my belief na talagang yung mga nag-aambisyon dyan ng mga senador, yung mga re-electionista, eh talagang ginagamit lang itong forum natin para sa kanilang personal na interest sa inyong Pangulo. Mr. President, I have not declared that I'm running for president. I have simply stated the obvious that each senator, each barangay captain, each vice president, each congressman wants to be president someday. But it's really up to God and our people kung time mo na at kung dapat para sa iyo. So I take exception to the point na ginagamit ito because the Alan that you see today is the Alan that you saw in 2005, in 2001, in 1992 when I was a municipal councilor. But Mr. President, let me just say this. Sa Sandigan Bayan po ngayon, may 3,000 kaso. 5 lang po ang division. 600 cases po yan per division. Ibig sabihin, wag na sila mag Holy Week, wag na mag Sabado't Linggo, wag na mag Pasko. No? 2 kaso isang araw ang gawin nila. Once a year lang pwede nila hi-hearing yung kaso. So kung hindi ka magkakaroon ng pagbabago either through legislation or the proposal I said, walang mangyayari. Yung kay President Estrada natapos ng 5.5 or 6 years precisely because it was a special division. If it wasn't a special division, 15 years yan, 20 years. Doon pa lang ho ha. Wala pa ho yung appeal to the Supreme Court. No? So anyway, Mr. President, he respected my decision. I'll also respect his decision. And instead of asking more questions, I'm tempted to ask a couple of questions, no more, about the pork barrel, where is it, etc. May I just state for the record, Mr. President,
the floor is open, the public deserves an answer, and your speeches are more than welcome, Mr. President. But to brand your colleagues as media hungry or using this is not only unfair, no? It sweeps as a parang ano, Mr. President, eh? Kasi pag sinagot mo ng politika lang yan, 2016 lang yan, mga kasama ko, etc. Hindi yun ang akusasyon sa inyo, eh. Ang akusasyon kasi sa inyo, alam nyo kung saan napunta ang pera at may nakuha kayo. Sagutin nyo na lang diretso sa tao. Para nga, kung nagsasabi kayo ng totoo at inosente kayo, I'm sure maniniwala tao. Pero pagka nililihis natin, dinadala natin sa iba, Mr. President, hindi tayo matatapos. Pagbalik natin sa Mayo, kung may bagong witness, eto na naman. Kung i-file man o hindi i-file ng ombudsman, ganito na naman tayo. Kung may committee report man o wala, hindi na, ganito naman mangyayari. So I meant what I told you in the lounge, Mr. President, the gentleman from San Juan. On a personal level, believe it or not, I consider him as friend. But we're in public service, eh. And let me put this on record. If ever may issue sa akin, o issue sa kapatid ko, o issue sa kahit sino sa aming Cayetano, and it involves graft and corruption, I will not take it against you if you tell me sagutin ko. I will not take it against you if i-grill mo ako dito, i-cross-examine mo ako. I will take it against you if I defend myself, give you the facts, if I'm reasonable, if I tell you everything, and you still don't believe me. But Mr. President, give us something naman. Dahil hindi rin nyo naman pinapaliwanag, eh. Magkano yun, saan napunta, bakit nilagay nyo na nilagay doon, kahit na parang questionable yung delivery, etc. So, Mr. President, let me end there. And thank the gentleman, no? For this opportunity to at least give my side. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Majority Leader. May I just respond, Mr. President, quickly? You have the floor. Thank you, Mr. President. Doon sa sinasabi po ni Senator Cayetano, na paulit-ulit ko po sinasabi, nasasagutin ko lahat ang mga akusasyon laban sa amin sa tamang oras at sa tamang pagkakataon. Hindi po ito yung tamang pagkakataon. Hindi po ang Blue Ribbon Committee ang tamang venue. The proper forum is in the courts, Mr. President. At saka yung sinasabi mo, magkano nakuha, sa nalagay, bakit para endorse si isang NGO, nandun na po yan sa counter affidavit ko na finile ko po sa ombudsman. That is a public document. You can search for it. You can get a copy. You can request from the ombudsman. No problem with me. Sinagot ko na po lahat yan. But I will not defend myself here. I will defend myself in the proper court, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. Sir President, Senator Enrile, the minority leader. At yan nga po, napakinggan natin ang dalawang panig ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Jingo Estrada. Tumayo po si Senator Cayetano matapos na mabanggit ang kanyang pangalan bilang hindi agad pinatungkulan, parang blind item muna, pero obviously na siya po ang tinutukoy dahil nga isa sa mga masugid na nagdadawit sa PDAP scam dito kay Senator Jingo Estrada. Kaya po ipinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. At isa sa mga uling na pag-usapan ay itong pagtatatag ng special court na iminumungkay ni Senator Cayetano. Pero tinututulan naman po ni Senator Jingo Estrada. Sa kabuuan po ay naging bahagi o naging kabuuan ng privilege speech ito pong mga revelasyon ni Senator Estrada kaugnay kay Dennis Cunanan sa kanyang mga biyahe, mga ari-arian. At isa sa mga highlight po ay yung sinasabing bahay sa White Plains, Quezon City na ibinigay ni Senator Estrada sa publiko ang konklusyon kung kanino ba talaga ito ang bahay na ito. At bukod dyan ay yung pong mga negosyong naitatag ni Mrs. Ruby Tuason at tinatawag niya na Malampaya Mansion.